Ay, magandang umaga, Susan. Magandang umaga, June at Ivan. Morning, okay, sir. Nako, morning, sir. Secretary, isa na naman po sa kadalasang problema at kung ganito nag-uuwian yung mga kababayan natin, yung delayed na mga flights, di ba? Totoo naman yan dahil yung mga air traffic, di ba? Yung ating kukunting runway. Haba ng pila. Oo, mahaba ng pila. Ano ginagawa natin para makaiwas po sa abala yung ating mga pasahero? Well, hindi naman talaga problema ito, no? At sa aming pag-aaral nga, ay nakita namin... Bagamat marami tayo talagang lumilipat sa ganitong panahonan, minsan dyan ay kadahilanan din ng airlines. Dahil, bir mo, 4:30 ng umaga, definitely walang air congestion. Kung dumating ang late ang piloto, purang maintenance, then magkakaroon ng delay yun. So, hindi lahat bahagi ng pamalan. Ang airlines po rito ay partner namin para siguraduhin madadala namin yung mga pasero sa kanilang paruroan sa ganitong panahon. Mm-hmm. Pero so, may mga adjustments, may mga adjustments po tayong ginawa, at least for this season. Kasi ito po yung one of two peak seasons, yeah, no? Aside from Christmas, ito pong Holy Week. Definitely. Well, iba dyan, yung November 1, November 2 is also a... lagi naman yan, sa off-plan na ligtas biyahe ng DOTC, lalo na po yung 2 years ago, di ba? Nagkaroon ng mahabang pila dyan sa Terminal 3. Maraming hindi yun, clearly, pagmamando lang ng check-in counters yun. So, ganun din, mga isang linggo, dalawang linggo nakaraan, niremind namin ng mga airlines, siguraduhin natin, hindi mo ulit yung dati at siguraduhin yung fully manned ang inyong check-in counters dahil doon talaga nagkaroon ng abiria. At let's hope na hindi na maulit ngayon yun. Opo, opo. Siguraduhin natin at ganun din, yung kooperasyon ng ating mga pasero ay kailangan din po. Saka heavy yung penalties yan, Sec, di ba? Oh, lahat. In fact, ang tinamaan yung airline ng close to 54 million, very first time in history, na kailangan nilang magbayad ng ganung penalty. Okay, Secretary, noong isang linggo, may isang pasahero daw po ng MRT na pilit humingi ng refund matapos magkaroon ng aberya. Alam naman natin walang refund sa MRT. Pero pagdating sa mga bus, eroplano o barko, ano po ang patakaran sa refund? Well, unang-una sa yung sa refund ng MRT, dahil na nga naka-beep card na tayo, kapag ka na-aberya ka, may dadaanan ka doon na pag dumaan ka o may isi-switch, hindi kakaltasan ang iyong card. So essentially, hindi ka nagbabayad, essentially nire-refund ka. So dapat mahalaga dyan, pag dumaan ka, ma-check mo na hindi ka talaga nabawasan. Oh. Essentially, refund po yun. Okay, what about sa, yung nga, sabi sa mga bus, sa mga aeroplano, yan. Well, sa aeroplano, malinaw ang Air Passenger Bill of Rights. Kapag na-delay ka, mayroong mga penalties yan at mga pribileyo na dapat mong matanggap. Kung kanselado, dapat libre ang booking, may accommodation pa nga yan. So, mahalaga, may reminders tayo sa ating mga airports, ano yung components ng Air Passenger Bill of Rights. May mga help desk din tayo para kung meron mang mangyari na ganyan, ay na-assert ng ating mga mananakay yung kanilang karapatan. So, go same daw sa ano, sa mga bus and barko. Sa mga bus at saka, sa barko, malinaw kung hindi yung bumiyahe, naghihintay lang naman sila. Okay. Hindi naman sila pinapauwi. Sa mga bus naman, tiko ganun din naman ang polisiya. Para natin. Alam lang ng mga pasahero kung ano talaga yung mga rights nila, di ba? Tama po yun. At malaga dito ay agahan nila. Dahil mahirap yung last minute. Iba dyan, umaasa talaga, makakabili pa. But again, yung early planning, early preparation and departure, laking tulong ko yun. Sir, okay. Maiba tayo yung sa Pilipinas debates kahapon. Napanood nyo ba? Yes. Special mention ho kayo ni Senadora Grace po bilang example daw ng selective justice. Bakit si Secretary Abaya hanggang ngayon hindi raw kinakasuhan sa pagbili ng mga bagong bago ng MRT? Reaction po ninyo, Sec? That is not true. Dahil kung tinama sa DOTC, maraming umakyat sa ating mga hukuman. Dahil sa DOTC, di ba, maraming critical na mga proyekto, maraming vested interest, walang kagad tumatanggap pag natalo sila sa procurement. Diyan lang po sa MRT3, yung DOTC, ako mismo, kasama ng mga USEC, sa ilang staff, kasama si Mr. Bitangkol, nadala na kami sa ombudsman. Yun lang, sa pag-aaral ng ating ombudsman, ay na-dismiss kami. At yung kay Mr. Bitangkol, ang tanging issue lang kay Mr. Bitangkol, hindi naman yung procurement proper. Ang tanging issue sa kanya ay nagkataon, may kamag-anak siya, yung uncle-in-law niya. Diba? Kaming lahat, pinawalan sala, di naman kami kaanak, wala kaming kamag-anak dun sa nanalo. Yun lang ang tanging
dahilan kung bakit siya may kaso. Yun lang ang tanging issue niya. Mm-hmm. Sec, how are you taking this? Itong ikaw ginagawang parang poster boy ng inefficient na public transport system natin. Well, makikita nyo na nung pumasok ang Daang Matuwid, inayos namin yung mga pagkukulang at dahan-dahan natin nilalabas. Jun, ikaw palagi ka nasa DOTC, sa airport kasama natin. Imbis na magturo kami, makipagsabuyan ng putik sa nananaboy ng putik, at least makikita ng pamahalaan na gumagalaw tayo, naghahanap ng solusyon. Yung MRT, tinawag kami sa Senado, pumunta kami doon, hindi kami umilag, sumagot sa katanungan sa korte, nag-cooperate kami sa ombudsman, hindi kami nagtago. At ngayon, sinasabi nila, wala tayong nagawa, dahan-dahan, nakikita na natin mamaya yung mga panibagong bagon. So, inayos po natin, naghahanap tayo ng solutions sa mga problema. Sec, sa susunod na administration, malaki po yung posibilidad na habulin kayo ng mga kaso related to your performance of your function sa secretary in this administration. Handa po ba kayo? Are you equally confident na ganun po yung magiging resulta no, kung ano man yung isasambang kaso sa inyo? Sa akin, Ivan, nabubuhay ako na malinis ang konsensya ko. Kaya kong harapin ang aking Diyos gabi-gabi para sabihin na ginawa ko yung nararapat, wala akong nilalabag na batas, at kaya kong harapin ang aming pamilya na walang nilalabag sa ating mga batas. So, kung yun man ang gawin nila, then kaya natin harapin dahil alam ko na nasa ayos at malinis ang ating konsensya. Bahagi ng trabaho po yan. Mm-hmm. Sige tayo, pangulintan na. Pagka tumitirik yung MRT, ano nasa isip niyo? Parang sabi nga, hindi na ho balita pag tumitirik yan eh. Again? Again? What? Well, at least ngayon, Susan, mas kumukonte. Dahil hindi ko na nakikita si June gaano. Dati, madalas ko nakikita. Ibig sabihin, may improvement. Ang ninanais ko palagi ay hindi mangyari ito dahil karapatan talaga ng mananakay na Pilipino na maayos na transportasyon at dahan-dahan po nating ginagawa. At dahan-dahan natin na ini-improve na po natin. Okay, maraming salamat po, DOTC Secretary June Abaya. Thank you, sir. Salamat sa pagkakataon.